Patuloy pa din ang mga kandidato sa pangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataang elections 2023. Ilang tulog na lang bago ang eleksyon. Patuloy ang pag-iikot, pagpapakilala at paglalatag ng mga plataporma. Umikot at nagkaroon ng caucus ang grupo ng Giting ng Santa Lucia sa pangunguna ni Eddie Gavino, barangay chairman aspirant. Sinabi ng Kapitan Aspirant na sa tingin niya ay gusto ng mga taga Santa Lucia ang kanilang mga inilatag na advokasya. Medyo magiliw sa atin ang mga tao at gustong-gusto nila yung ating advokasya. Kamukha ng pagtatatag ng Barangay Development Council na kung saan maiiwasan natin ang korupsyon dahilan sa nakukonsulta natin ang private sector, NGOs, kasama sila sa paghuhubog, pagpaplano, pagpaprograma ng proyekto. Kaya may representative din dito ang Office of the Congressman. Automatic yung sangguniang barangay, yung membro, ay members din. At ito ay meron ding executive committee na kung saan pinangungunahan ng inyong abang lingkod, punong barangay, sakasakali. At ito ay masasabi natin ang ating kaayusan, kalinisan at kooperatiba. Dapat ito ang pinopromote sa barangayan. Basic services lang to. Kailangan pangunahing servisyo. Nasa amin ang katangian. Tayo walang record, bago, marurunong, alam kung ano ang pinoposisyonan. Yung Giting, yan yung nagamit ng ating butihing mayor. Nakikita natin lahat naman ay sang-ayon sa kanyang panunungkulan. Kaya hindi naman masama kung ating kopyahin para ito sa kabutihan, lalong-lalo na ng Barangay Santa Lucia. Sana magtiwala sila. Ito na yung panahon na magamit natin sa tama ang people's money. Pera natin to, lahat tayo ay taxpayers. Kailangan natin to, ito na yung panahon, palagay ko. Sinabi ng mga kagawad aspirants ng grupo ang kanilang planong gawin para sa mga kabarangay. Ang aming pong programa para sa mga kabarangay namin, unang-una ang ating komunidad. Pangalawa, ang ating mga senior citizen at ang edukasyon kasama ang mga TODA. Ang kooperatiba po ay ibababa namin upang magkaroon ng matatag na pondo na may pagkukunan kung nangangailangan ang mga may maliit na negosyo at mga TODA. Mahalaga ang pagbaba ng pera ng barangay sapagkat ang pera ng barangay ay dapat pinahalagahan at ito ay ibinabalik sa mga tao upang mabigyan sila ng pagkakataon at makatawid sa araw-araw na pamumuhay. Marami tayong mga suliranin ngayong kinakaharap. Mataas ang gasolina, ang mga pagkain, ang bigas. Kaya kinakailangan na ang barangay ay nakatuwang sa anumang mga problema ng mga kabarangay natin. At ang edukasyon po, kailangan mabigyan din natin ng tamang pondo. Lalo-lalo na ang mga nag-aaral na mga salat sa buhay, bigyan natin sila ng pagkakataon na mabigyan, mababaan ng pera ng barangay upang nang sa ganon sila ay makapagpatuloy sa pag-aaral at sila ay mabigyan ng magandang pamumuhay dito sa ating barangay. Ang barangay po namin ay napakayaman. We are about 60 million plus ang aming pondo taon-taon. Kaya nga yan, isa po ako sa magbabantay ng pera ng ating barangay. Ayan po ay ginawa ko na, 2007. Tumatayo po ako sa City Council at pinipigilan ang mga tinatawag na korupsyon. Lumalaban po tayo, wala po tayong inaatrasan. Ayan po ay pera ng ating mga kabarangay. Hindi po pera ng ilang tao na manunungkulan at sila ang mamayagpag. Ang kailangan po mamayagpag dito ay ang ating mga kabarangay. Upang nang sa ganon, patuloy na umunlad at magtiwala ang mga kabarangay natin, lalo na sa panahong ito. Gayahin natin ang pamunuan ni Mayor Bico. Babalik ko ang curfew para sa kabataan,
para sa kanilang kaligtasan, malayo sa masasamang bisyo. At isa pa, ang senior citizen, ako ang magiging boses para dun sa mga taong nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, para mapakinggan kung ano ang mga pangangailangan ng aming mga senior citizen, katulad ng gamot. Yan ang importante sa senior citizen. Kami ay magkakaroon ng kooperatiba para sa kababaihan. Sa mga tricycle, SL Toda, isa yan sa plano ko na matulungan sila. Kung sakali sila ay mga ilangan, mga problema, ay mabibigyan natin sila ng social financial assistance. At gusto ko sana lahat ng ating kabarangay makinabang sa pera ng barangay. Dahil ito po ay para sa kanila, hindi po natin dapat ilagay sa bulsa. Dapat po ibigay natin sa mga taong nangangailangan, sa mga taong kulang sa kanilang pangkabuhayan. Unang-una po ang aking proyekto ay yung magkaroon tayo ng malalaking garbage bin dito sa apat na sulok ng Barangay Santa Lucia. Kasi po nagkalat ang ating mga basura dito, kuminsan hindi naman na inaasahan, kuminsan nadidelay ang ating mga garbage truck collector. Ano po. Kaya naisip ko, gusto ko sanang isulong ito pag kami pinalad, na magkaroon tayo ng mga malalaking garbage bin at doon na lang itapon yung para pagdating ng truck ng basura, doon na lang kukunin para hindi naman po nagkalat kung saan-saan. Kasi po, yung iba po, mga residente, mga kabarangay, sinasabit lang sa kanilang mga bakod at kinakalkal ng aso. Kaya po, nagkakaroon tayo ng hindi magandang barangay. Gusto ko po sana na magkaroon po tayo ng scholarship dito sa ating barangay. Kasi po, kung ang local government ay meron na pong scholarship, pwede naman po tayong magbigyan ng scholarship sa mga matatalino nating estudyante dito sa Barangay Santa Lucia. Po, pupundahan po natin, pwede po natin pondohan yan, kahit umpisan po natin sa 10 hanggang 20 na hanggang sa lumaki ang ating mga estudyante na mabigyan ng scholarship. At pangatlo po, gusto ko rin po matulungan ang ating mga kapatid na Iglesia na Cristo dahil doon po sa Ortigas, doon sa kapilya nila doon, kumisa nagkakaroon ng traffic doon. Wala po tayong permanenteng mga traffic enforcer doon. Kasi nakikita ko po kumisan yung mga nagta-traffic, sila lang na mga kapatid nating Iglesia. Kaya magkakaroon po tayo ng mga permanenteng doon, tuwing mayroon silang samba. At hindi lang po doon, maglalagay din po tayo ng mga traffic enforcer sa bawat kanto ng Barangay Santa Lucia, lalo na doon sa may Riverside, kusan hirap na hirap po sila lumabas at pumasok yung mga sasakyan doon. At sa apat po na sulok ng ng barangay, lalagyan po natin sila ng traffic enforcer na para po maganda ang dalay ng ating trapiko dito sa Barangay Santa Lucia. Kailangan po taon-taon magkakaroon tayo ng barangay assembly po. Dapat mag-uulat po tayo kahit minsan lang sa isang taon. Para malaman po ng ating mga kabarangay kung saan napupunta ang ating budget at kung ano ang achievement ng mga barangay opisyal. Ang una ko pong isusulong ay ang senior citizen na hindi na kung saan-saan pa po sila nakapila at para po sa kanilang maintenance. Kami na mismo magsusulong para sa pagkaroon po ng pundo at kami na rin po ang maghahatid sa bawat pintuan nila ang mga pang-medical assistant nila. At lalo na rin po ang mga estudyante, mga kabataan, na mabigyan po natin sila ng attention at huwag natin sila baliwalain dahil mahalaga sila sa ngayon sa atin. At pangatlo po ay ang ating kapaligiran maging maayos po at maging malinis. At pang-apat po, yung ating paligid ay mating aksyonan. Pati yung ating kalsada ay ating ipagawa. Dahil sa nakikita ko po, marami na pong mga sira-sira na kalsada dito sa ating lugar. Kailangan mabago na po natin. Panglima po, at yung ating mga kailangan na ipamigay natin sa kanila, ipamigay na talaga at hindi na natin pwedeng ibulsa. Dahil yun ay nararapat na ibalik lang natin sa kanila. Isa po ako na pagkatiwala ni Mayor Bico na mamigal ng ating pamaskong handog at lahat po ng kanyang activities. Ako po ay pinagkakatiwalaan ni Mayor Bico. Kaya ayaw ko po sirain ang aking pangako na bilang tatakbo ng kagawad. Gusto ko po isulong ang kaayusan ng aming barangay at maging matuwasay po ang laban namin at maging wala po maging problema sa araw po ng halalan. Maging maayos po lahat. Bilang kagawad, naiatang sa akin ang EMPRA. Dahil sa sobrang laki ng problema ng aming Santa Lucia, lalong-lalo na sa pagdating ng sa kalsada. Talagang sobrang lubak. Unang-una,
pag-upo namin sa pangunguna ng aming kapitan, Eddie Gabino, yung po ang tutugunan ng inyong lingkod, Kagawad Roger Bonanza, ang pagpapaayos ng kalsada at lahat ng sidewalk na pwedeng daanan ng mamamayan ng Barangay Santa Lucia. At hihikayatin ko ang aking mga kabarangay council na laanan ng pundo at ilalagay sa tama na wala pong anumang sobra o kupit. Tulad ng mga nangyayari sa kasalukuyan na dapat ilagay ang pundo sa tamang pagkakalaanan kung anumang pong project yan. Ang akin lang masasabi ay yung inuna namin ni CapEd na proposal pa lang naman ng road widening ng Rosario Village going to 7th Street. Nagbigay na po kami kay Mayor ng proposal para sa road widening. And susunod po yung road rehabilitation ng countryside. Ang committee po na aking hawakan ay yung peace and order. Ang gagawin po natin dyan ay ipatutupad po natin ang masamasid. Magpoprotekta sa ating mga constituent dito sa Santa Lucia. Lalagyan po natin ang masamasid sa apat na sulok ng Barangay Santa Lucia na siyang mangangalaga sa ating kaligtasan. Palalagyan po natin yan ng, sa lahat ng exit point. Meron pong masamasid na tututok sa ating mga kababayang Lucian. At isa pa, yung ano nga pala, yung sidewalk nga pala ng high school, Santa Lucia High School, ay yung ipopropose natin kay CAP na malinis yung sidewalk para daanan po ng mga ating estudyante at nung kalsada ay daanan ng mga sasakyan, tricycle, nang hindi na nagkalat sa kalsada ng ating mag-aaral sa Barangay Santa Lucia High School. Unang-una, ang giting ng Santa Lucia, dinala po namin yan dahil ang kakampi po kami ni Mayor Vico para gawin kung ano ang adhikain ng ating mayor, yun din po ang gagawin ng aming grupo. Ako po, gusto ko pong mahawakan ay health para mabigyan pansin ang kalusugan ng lahat ng kabarangay ko bilang isang kagawad. Yan po ang aking gustong maibigay na maitulong sa ating barangay. Ang unang-unang gusto kong hawakan dito, yung health. Now, sa health, kasi nakikita ko yung mga iba nagpapa-check up sa doktor, walang pagpa-x-ray, walang mga pang-chemical lab. So, ang iniisip kong number one dito ay magkaroon ng dialysis and diagnostic center. So, kung ito ay magkakaroon at pag ako'y nalahok na isang kagawad ng Barangay Santa Lucia na iaano ko sa konseyo, isusulong kong pilit na sana magkaroon kami ng pulong na talagang ma-priority namin itong diagnostic center at saka dialysis center. Malaking bagay. Hindi lang mga taga-barangay Santa Lucia ang makikinabang, no? Lahat ng mga mahihirap dito makikinabang. And then kung talagang maitatayo ito, pwede rin ang mga tagalabas and then pwede rin mag-charge ng konti para kumita ang barangay. Kung sakaling ito ay ma-aprobahan ng ano, baka dito sa buong Pilipinas, baka itong Barangay Santa Lucia lang ang magkakaroon ng ganun sa barangay or sa iba pang lugar. So, ang akin, pati yung mga medicine na sana ibigay natin doon sa mga matatanda at or kaya may mga maintenance na wala talagang kakayan bumili ng bagong na mga branded na gamot, eh gusto ko yun ang ma-supply. Hindi yun basta bibili lang tayo ng mga generic kasi diyan nagkakamatay yung mga tao, hindi na capable yung gamot na iniinom doon sa ano nila eh. Yun ang number one na gustong-gusto ko mangyari. And then, pagdating naman sa kabarangayan, gusto ko rin magkaroon ng transparency. Walang corruption, wala, lahat. At yung mga employees at maging magandang employee talaga. Hindi yung papasok lang at uuwi, tapos pag hapon, wala na. Eh, gusto kong gawing modelo ang Barangay Santa Lucia. I-compare mo rin sa mga ibang barangay, talagang very strict sila. Magandang modelo kasi ang ating mayor. Kaya gusto ko masunod. Ulting mga kasama ko, pagka nag-corrupt,
ako isang tututol, hindi ako papayag. Kailangan merong bidding, merong tatlong bidders. Hindi pwede yung basta aprobahan lang nila. Dapat lahat pipirma ang konseho bago aprobahan yung gagastusin at ililista. At saka yung mga limawa, may mga properties ang barangay, lahat yan na-audit dapat. Kung meron man mga sinasabi na dinonate or what, dapat naka-ano yan, nakalagay na sa inventory yan, lalagyan ng tatak ng government property. Hindi katulad ng pag-aalis na yung mga pinalitan, iuwi nila yung mga dahil dinonate daw ni ganito, ni ganon, it's wrong. Yan ang napapansin ko sa ating barangay. Kaya pag pinagpala ang ating barangay na si Eddie Gabino, dapat naman, andyan-dyan pa rin lahat ng mga properties, equipment, and so, mga radios, yan ang mga importante. Biglang mawawala yan, paralyze ang barangay. Sana, lahat naka-retain yung mga gamit dyan at isurrender nila kung meron man mga ginamit silang mga equipment, ay kahit na sabihin, i-donate ng congressman, i-donate ng ano, is property government din pa rin yan. Tiniyak ng SK Chairman Aspirant ng Grupo ng Giting ng Kabataan ng Santa Lucia na lahat ng kanilang ilalatag na proyekto ay kanilang tutuparin para sa mga kabarangay. Mga katabi ko po ang aking mga magigiting na SK Kagawad na pinangungunahan ni John Daniel Meramonte na graduate sa kursong Information Communication Technology sa PUP Manila. At nandito naman po sa aking katabi si Jenny May Riquiron. Ngayon sa kasalukuyan siya po ay third year student sa RTU na kung saan ang kanya pong kurso ay accountancy. Nandito naman po sa aking tabi si Egil Margaret Hernandez. Siya po ngayon ay kasalukuyang third year student sa Arellano University. Ang kanya pong kurso ay psychology. At nandito naman po si Edmond Milgar. Siya po ay kasalukuyang fourth year college sa Iris, Manila at ang kanya pong kurso ay engineering. At meron pa po kaming tatlo na kulang dahil meron po silang pasok. Si JM Pajardo, siya po ay kasalukuyang grade 12 student at si Vincent Luis Moreno, siya po ay kasalukuyang second year student sa TUP at si Maxine Gonzalez, siya po ay kasalukuyang fourth year student sa RTU. So yung unang araw po ng pangangampanya po namin, sobrang na-feel po namin yung suporta ng mga tao. Talagang dinagsa po kami at naramdaman po namin kung gaano po kainit yung pagtanggap sa amin ng mga Lucians. And ngayon po na nasa ika-pito na pangangampanya na po kami, until now na nararamdaman pa rin po namin yung suporta nila. Kahit medyo hindi maganda ang panahon, umulan, umaraw, patuloy pa rin po kami nangangampanya dahil naniniwala po kami na kailangan po naming sipagan nang sa ganun, mailatag po namin sa mga Lucians kung ano po talaga yung mga magagandang plano ng team giting. So, syempre po, kung sakaling kami po ay maluklok at pagkatiwalaan ng kabataang Lucians or ng barangay Santa Lucia, syempre po, unang-una, masasabi po namin na ang aming liderato po ay merong eklusibo at may mataas antas ng servisyo na kung saan pinapangako po namin na lahat ng mga proyekto na aming ilalatag ay aming magagawa dahil hindi lang naman po kami puro salita. Tutumbasan po namin ito ng gawa at marami pong mga iba pang proyekto na alam namin na makakatulong sa ating kabataang Lucian dahil napapansin po namin kung ano-ano yung mga kakulangan dito sa ating barangay. Kaya nga po kami tumakbo dahil meron po kami nakikitang kulang sa ating barangay. Sa katunayan po, kami po ang huling grupo na nabuo. So nung una, akala po namin hindi na magkakaroon ng SK ang team giting dahil nahirapan po kami maghanap ng mga miyembro dahil medyo mataas po ang aming standard pagdating sa mga member ng aming SK dahil hindi po kami kumukuha ng basta-basta na walang karanasan, walang maayos na credentials. So lahat po kami ay may maayos at talagang subok na kung saan lahat po kami ay leader sa aming barangay. Kaya medyo natagalan po pero sabi nga po nila kami po yung grupo na huliman pero kami po yung masasabi po namin na kami po yung talagang nagiging maingay sa mga oras na to dahil ang team giting po ay talagang pinag-uusapan ng iba't ibang grupo. Kung halimbawa po ako po ay botante, syempre iboboto ko po si Bernadette dahil alam ko po ay siya po ay tunay na leader at siya po yung leader na may karanasan sa pagiservisyo at panunungkulan dahil nakikita ko po sa kanya ang isang leader. Syempre hindi naman po tayo iboboto ng isang kandidato na alam nating walang karanasan at may maayos na credential. Syempre hindi po tayong pwedeng bumoto
pagkakaroon ng isang leader na walang maayos na plano. Kaya masisigurado ko po na yung iboboto po namin na kandidato ay may plano. Hindi po tayo pwedeng bumoto ng basta-basta lang na walang maayos na plano dahil para po ito sa kabataang Lucian. Ang mensahe po namin sa mga kabataan and sa Barangay Santa Lucia, sana po sa darating na eleksyon, maging maayos po sana yung botohan dahil naniniwala po kami na sa araw ng eleksyon, ito po yung pinakamahalagang araw na kung saan hindi po kaming kandidato ang bida dito. Ang bida po dito ay kayo po. Kayo po mga kabataan, kayo po mga tao. Dahil nasa kamay niyo po ang kapangyarihan, kayo po ang magluluklok ng maayos na leader na kung saan alam niyo na makakatulong sa ating barangay. Kaya sana po, huwag niyo pong sayangin yung boto dahil isa po ito sa pinakaaraw. Isang araw lang po ito magaganap at yung isang araw na yun, hindi po natin mababago. Kumbaga, matagal po natin pagsisisihan kung hindi po natin gagamitin ng tama. Kaya sana po, sa darating na eleksyon, bumoto po tayo ng tama at pumili po tayo ng isang leader na sa tingin natin may maayos na magagawa sa ating barangay. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.